Iniimbestigahan ang umano'y hindi awtorisadong paglalabas ng mga bakuna mula po sa isang vaccination site sa Catarman, Northern Samar noong pong nakaraang buwan. May unang balita si Lay Alves. Ngayong limitado pa ang supply ng mga bakuna, bawat dose mahalaga. Kaya nang maiulat sa Catarman na 15 dose ng Sinovac vaccine ang inilabas at tinanggap umano ng isang opisyal ng Provincial Health Office, agad nagkasa ng investigasyon ang provincial government. Ayon kay Vice Governor Gary Lavin, nangyari ang insidente sa Northern Samar Provincial Hospital noong June 9. Nilabas yung vaccines without authority. Ang nag-request at yung nag-receive official ng Provincial Health Office. Same person po? Same person. Hindi pa raw natutukoy sa investigasyon kung saan at kanino dinala ang mga bakuna. Naiturok daw ang mga bakuna sa mga di pa natutukoy na individual ng mismong nurse mula sa vaccination team. Naiturok po, na-incheck po yung ano. In fact, naibalik the following day yung vials kasi oh. Diba ipapadala yan pabalik sa Manila. Sino po yung naturukan, sir? Iyon yung wala pa kaming pangalan kasi we have yet to invite the nurse na siya yung nag-inject ng vaccines. Inaalam ng Provincial Legal Office ang pananagutan sa batas ng mga responsable sa di awtorisadong pagkuha at pagtuturok ng mga bakuna. Wala pong special treatment dito. Sinusunod po namin yung protocol as laid down by the National IETF. Magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang Department of Health. Para po hindi po mapunta sa waste ng ating mga efforts at saka magkaroon po ng bakuna ang lahat ng nangangailangan. Sa ating mga local government officials, sana po ay tayo po ay magtulong-tulong. Iwasan po natin na magkaroon ng mga ganitong pagkakataon dahil nawawalan po ng tiwala ang ating mga kababayan kapag mayroong mga ganitong reports. Ayon sa Department of Justice, may standing order ito sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang bentahan o di awtorisadong pagtuturok ng mga bakuna. Ang National Task Force Against COVID-19 aalamin din ang punot dulo nito. Unang-una po, iimbestigahan natin yan. No, kung yan naman ay ibinakuna, gagong-gagong na sa mga seniors o sa mga may comorbidities, wala naman pong problema yan. No, so, pero titignan muna natin kung ano yung report na yon. Para sa unang balita, Lay Alves, buong puso para sa Pilipino. Good news mga kapuso! Maari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.